Itinalaga bagong Defense Secretary si dating Defense Secretary at Presidential Candidate Gilbert Gibo Teodoro, habang si Dr. Ted Herbosa naman napiling bagong kalihim ng Department of Health. Inanunsyo po yan ang palasyo ilang oras matapos makipagpulong ni Pangulong Bongbong Marcos kina Herbosa at Health Undersecretary Maria Rosario Berhere. Meron ding hiwalay na meeting sina Teodoro at Defense Senior Undersecretary Carlito Galvez Jr. Parehong hindi na bago sa DND at DOH ang mga bagong itinalagang opisyal. Kilalanin sila sa report ni Briane Basa. Sila ang mga bagong miyembro ng gabinete ng Administrasyong Marcos. Si Gilberto Gibo Teodoro ang bagong secretary ng Department of Defense. Siya ang pumalit kay DND Officer in Charge Undersecretary Carlito Galvez Jr. Hindi na bago kay Teodoro ang pagiging Defense Secretary. Naging kalihim na rin siya ng DND noong panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sa edad na 43, si Teodoro ang pinakabatang naging DND Secretary. Malawak ang karanasan ni Teodoro sa public at private sector. Bar top-notcher siya noong 1989, naging kongresista at naging chairman ng National Disaster Coordinating Council. Tumakbo rin siyang pangulo noong 2010 at sa pangkasenador nitong nakaraang 2022 elections, pero parehong hindi siya pinalad manalo. Isa pang bagong itinalaga sa gabinete ng Administrasyong Marcos si Dr. Ted Herbosa bilang Secretary ng Department of Health. Makalipas ang halos isang taon mula ng maupong Pangulo si Marcos, ngayon lang napunan ang posisyon ng kalihim ng DOH. Siya ang papalit kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Verhere. Hindi na rin bago kay Herbosa ang DOH dahil naging Undersecretary siya nito mula noong 2010 hanggang 2015. Tumayo rin siyang Special Advisor ng National Task Force Against COVID-19. Suportado naman ng mga tauhan ng Department of Health ang bago nilang kalihim. Ayon kay Verhere, maaasahan ni Herbosa ang taos-pusong suporta ng kagawaran. Maging si dating National Task Force Against COVID-19 Special Advisor Dr. Tony Leachon, naniniwalang kwalipikado si Herbosa sa posisyon. Si Senator JV Ejercito naman na Vice Chairman ng Senate Committee on Health and Demography, umaasang gagawing prioridad ng bagong kalihim ang pagpapatupad sa Universal Healthcare Law na tutulong para maayos ang public health system. Para naman sa bagong Defense Secretary, sabi ni Ejercito, dapat yakin ni Teodoro ang matagumpay na modernization ng Armed Forces of the Philippines. Kailangan daw nating palakasin ang ating depensa sa ating teritoryo, lalo't lumalala ang tensyon sa West Philippine Sea. Nagbabalita mula sa Frontline, Briane Basa, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.